Apat na araw bago ang New Year, may advance party na ng mga nasugatan sa ilang ospital sa Maynila. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center, mas marami pa ang bilang ng mga tinamaan ng ligaw na bala kesa sa tinamaan ng paputok. Para sa detalye, may live report si Maricel Halili. Maricel. Cheryl, apat na tulog pa bago ang pagsalubong natin sa bagong taon. Pero ngayon pa lang, dumadami na ang bilang ng mga biktima ng paputok. At hindi lang yan, pati yung mga tinatamaan ng ligaw na bala, dumadami na rin. Pagpasok pa lang ng emergency room ng Jose Reyes Memorial Medical Center, makikita na ang mahabang listahan ng mga naputokang isinugo dito. Kasama dito si Danilo. Naglalakad lang daw siya kasama ang kanyang pinsan, papunta sa Tapsilogan sa Bukawi, pasado alas 12 ng hating gabi kanina, nang may makita siyang umuusok. Tinulak niya ang pinsan para mailayo sa hinihinalang paputok, pero hindi na niya nagawang makatakbo. Goodbye Philippines pala ang sumabog. Dahil sa nangyari, goodbye na rin ang kanan niyang paa. Huwag po sila kaagad na lalapit sa mga paputok para po hindi nagaya sa akin. Karamihan sa mga nasugatan dahil sa goodbye Philippines at Piccolo na parehong ipinagbabawal. Wala namang naitatalang namatay sa JRMMC dahil sa paputok, pero dalawa ang posibleng mabulag. Sa 18 isinugo dito sa JRMMC, mula noong Linggo, 10 ang tinamaan ng ligaw na bala. Kaya naman itinaas na ng DOH sa Code White ang alert level sa mga government hospital. Nakahanda na ang mga tauhan, gamit, gamot at maging stock ng itlog para sa mga makakalunok ng paputok. Instead na bumili kayo ng paputok, i-donate yun lang sa mga nasalanta ng bagyo. Muli namang nagbabala ang mga doktor sa mga sakit na maaaring makuha dahil sa paputok. Kabilang dito ang tetano, pagkabingi, pagkabulag, sakit sa baga, pagkalason at pagkaputol ng bahagi ng katawan. Cheryl, sa pinakahuling tala ng Department of Health, umabot na sa 105 yung bilang ng mga nasugatan nang dahil sa paputok sa loob lamang ito ng 6 na araw. At isa yung nakalunok naman ng firecracker. Habang umabot naman sa 71 yung kaso na naitala dito sa National Capital Region o NCR. 16 sa mga ito ay dinala naman sa East Avenue Medical Center. 51% ng mga nasugatan ay mga bata na may edad 1 hanggang 10 taong gulang, habang nasa 90% naman ang mga nasugatan na mga lalaki. Cheryl, paalala lamang dun sa mga posible naman na tamaan ng mga paputok. Sakaling matamaan na kayo ng paputok, huwag nyo lang pong kalimutan na maghugas ng malinis na tubig at sabon at balutin ito sa isang malinis na gasa o tela at agad na dalhin sa pinakamalapit na ospital. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili, nagulat live mula sa Jose Reyes Medical Center.